Jordan Poole coming off a career high night, kaso Warriors struggling heavy sa road games. 3-14 ang kanilang record, tapos kakalabanin nila ang one of the hottest team in the NBA na New York Knicks. Meron silang 7-game winning streak. Donte DiVincenzo, Jamichael Green, Curry, Wiggins out para sa Warriors. At sa first quarter natin, very unusual start dahil 0 out of 7 sa field ang dalawang team. Hanggang nga sa basagin ng 3-pointer ni RJ Barrett at Quentin Grimes yan. Pero hindi na rin nagtagal at gumawa na din ang Warriors player. Kasama nga dyan ang grabing shifty move ni Jordan Poole, dinagdagan pa ng 6 more points. Tapos mga idol, first time ko lang yata ito makita. Referee na injured mid-game. Na ankle sprain nga itong referee na ito mga idol, get well soon. Kakaibang pangyayari sa labang ito. At ang may kasalanan dyan ang salarin ay itong ang paa ni Jordan Poole. Pero dito ang New York Knicks mga idol nag-umpisa ng gumanda ang paglalaro. Lahat nga ng starters nila ay nagko-contribute kaya nga't meron silang 21-17 lead with 4 minutes left at pinasok nga rin ni Coach Kerr si James Wiseman dito at nagparamdam isang block. Pero at the end, 33-25 lamang ang New York Knicks after 12 minutes at pagpasok ng ating second quarter dito na nag-umpisa makashoot ng 3-pointers ang Warriors at New York Knicks. 7 points ang inambag ni Ty Jerome at 6 points naman para dito kay Emmanuel Quickly. Kaso pagbalik nga ng starters ay bad news sa Golden State Warriors dahil itong si Jalen Bronson ginawa ng 10 ang lamang ng Knicks matapos na ng kanyang 3-pointer. Timeout Warriors. At after the timeout, Jalen Bronson hindi pa tapos, 6 more points. 15-point lead na nga sila. At dahil dyan, nagpalit nga ng defense strategy si Coach Kerr, naging zone defense na sila at nagresulta nga yan ng maganda. Mintes ng New York Knicks nagresulta sa kanilang 6-0 run, pero at the end lamang pa rin ang New York 69-56. Third quarter natin, Jordan Poole early 3-pointer at nag-spark nga yan ng back and forth ng dalawang team. Kaso masyadong matindi nga ang opensa ng New York Knicks at meron na silang 17-point lead after ng layup ni Barrett. Hirap ngang makashoot itong Warriors mga idol. Hindi nga consistent ang kanilang opensa, minsan makakashoot, minsan hindi. Tapos bagsak pa yung kanilang depensa. Kaya't naging 20 na ang lamang ng New York mga idol and after 3 quarters, 100-81 ang ating score. Pagpasok nga natin sa 4th quarter ay lalo pang pinalaki ng New York Knicks ang kanilang kalamangan. Kaya nga't napilitan na itong si Coach Kerr na maagang erase ang white flag. Sumuko na siya't pinaupo na nga ang starters. At mga idol, with 5 minutes left nga itong New York Knicks, hindi na naawat, pinalaki pang lamang to 32 points. At ang mga naging leading scorer nga na itong team ng New York Knicks ay itong si Jalen Bronson na may 21 points and 5 assists. Emmanuel Quickly, 20 points. At itong nga si RJ Barrett ay may 18 points. Para naman sa team ng Golden State Warriors, Jordan Poole with 26 points. At itong si Klay Thompson may 11 points, pati na nga rin itong si Moses Moody. At ito nga rin si Stephen Curry, nagbigay update mga idol sa gitna ng laban na interview siya at sinabi niya, "I'm still in the early healing process." Malayo pa nga daw siya mga idol sa pagpipick up ng basketball. It will be a few weeks nga daw. Sa tingin niya nga daw ay next year pa siya makapag-uumpisa ng rehab at doon nga daw nila titingnan kung ano pa ang mangyayari. So yan ang update, injury update kay Stephen Curry. At mga idol, balik nga tayo sa referee na na-injured. Sinabi nga ng maraming NBA fan, no ankle is safe nga daw ngayon sa NBA as long as you are on the court. Baka daw next time may head coach na ating makita or ball boy ang ma-ankle sprain.